we have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. For in this mountain shall the hand of the Lord rest, and Moab shall be trodden down under him, even as a straw in that is trodden down for the dunghill. And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to sin. And he shall bring down their pride together with the spoils of their hands. Sabay-sabay, ready, go. And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down, lay low, and bring to the ground, even to the dust. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong masalita. We pray na kabuhay. Pagpalain ni Lord. Maintindihan namin ang mensahe ngayong gabi. At makita namin, Panginoon, ang napakaganda at eksaktong comparison, Panginoon, ng kaligtasan sa Old Testament sa New Testament. Exactly pareho yan. Hindi kayo maloko, Panginoon, sa mga maling turo dyan na sabi dispensation, ganyan-ganyan, at pinapalabo-lalo yung mga katotohanan sa inyong salita. Ngayon, makita namin gano'ng ka-exacto ito, Lord. Makita namin correlation, Old Testament and New Testament. Panginoong Jesus, Panginoon, makita namin dito sa chapter na ito. At again, nakasalamat po sa inyong pag-spare, Lord, sa laga namin. Kahit paano, Panginoon, hindi kami napuruhan. We pray also for yung mga napuruan, Panginoon. We pray na yung sila ng kapahingahan din, Panginoon, at comfort, Panginoon. Yun lang po, Lord, again, kayong pagpalain po ang pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, medyo nagkape na iba, ha? Walang tutulog. 12 verses lang to, pero napaka alamat. Maligyan to ng gold. Alamat. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayon, mahaba. Sa verse 8, sabi po dyan, he will swallow up death in victory. He will swallow up death in victory. Sa Tagalog, hindi lang lunok, di ba? Swallow is lunok, pero ang madalas na yun, lamon eh. Lalamunin. Consume, pwedeng swallow. Ano daw yung co-consume or swallow? Yung death. So parang yun yung kalaban, yung death. Lulunokin niya, ibig sabihin, panalo siya, di ba? Alam niyo yung Pac-Man, di ba? Yes. Kahit saan yan. Kasi ganun kasi isa sa mga talinhaga kahit dati na, parang kang inubos, di ba? Pag ganun. Pag kinain ka na, wala ka na. So, pero ang tinutukoy dito, ang Diyos. At again, makikita natin niya sa New Testament namin sa Corinthians. 1 Corinthians 15. But anyway, gusto ko sabihin, so again, review muna natin. Nasa 35 na tayo. Yung last 4 teaching natin sa at study natin dito sa Isaiah. Dito muna sa 21, go set a watchman. Okay, naalala niyo pa? So, sinasabihan tayo. So medyo sa Isaiah, kalat-kalat eh, no? So pero ang aral doon, obviously, ay dapat merong mga importanteng bagay, binabantayan. Amen? Amen. So, binabantayan in sense na, yun nga, doktrina, dapat alam mo pag nagbago na yung Bible, mga practice na maganda, huwag yung babaguhin. Yung mga kalaban, alam natin dapat yung tirada nila. Kasi pag hindi mo alam, paano kung may isang kalaban, matalo ka na agad. Hindi mo alam, may bago pala siyang weapon, hindi mo alam. Amen? Parang alam nyo yung, hindi nyo kailang, pero sa mga gera ngayon, yung modern warfare, di ba? May isa sa mga nagbago daw doon, alam nyo ba yun? Nung World War II, puro aeroplano na yun eh. Yun yung nagbago nung kera. World War I ata, tanke. Hindi ko malala. Mga tanke, ganyan. Tsaka yung mga automatic machine gun. So World War III, hindi, wala pa lang. Sana wala. Hindi natin abutan na. Pero mangyayari yun eh. So yun nangyayari sa Ukraine, di ba? Ano daw? Sabi nyo, nuclear, wag naman din. Kasi kahit paano, may usapan yung mga yan eh. Na hindi gagamit basta-basta no. But anyway, bilisan ko na lang. Pero yung nagbago daw ngayon, yung mga drones. Kasi kahit ang lalaki ng tangke ng ano, ginagamitan ng bukod sa javelin, yung mga drones. May patayin nyo kasi maliliit, tas mura lang. So pwedeng pasugurin yan, parang mga langaw. Nakuha nila siguro, naalala ko talaga yung games namin dati.
Basta ganun. And then yung, so yan, dapat may nagbabantay. May get, go set a watchman. So ganun din kayo ha, naalala ko lang kanina, habang ni-review ko to. So okay, nagtuturo sa inyo, pero dapat kaya nagmamatsyag kayo. Ha? Talagang, na, nagkaroon ng kaibigan dyan, tapos sinasway ako kung saan, di ba? Binabantay nyo rin sana ako, amen? Yung sinasabi ko, kung seryoso ako, seryoso ako sinasabi ko, kaya nga naka-public tayo, live. Kasi wala tayong iba tinuturo dyan. At talagang nakita natin sa practice na iba yan, pinapangalakal. Sinabi din naman ni Jesus yan eh. Yung salita ng Diyos, pinapangalakal. Yung church, pinapangalakal. At hindi nyo ba yun? Binibenta kayo, yung tao. So mawawatch natin yung kung, yeah, kaya public tayo. Anyway. Then yung as, ipakilan to pang, pangatlo sa last, but ye have not looked unto the maker thereof. So, ang pinaka-lesson doon, of course, yung pwede naman silang patawarin, pwede mo silang maligtas, pwede mo silang makabawi. Kaso, hindi sila tumingin sa Diyos eh. Ang problema. So, dapat tumingin tayo sa Diyos. Ibig sabihin, hanapin natin siya, kanyang katwiran. Then, second to the last, no rest to the harlots like Tyre. So, medyo sa Tyre yan, pero pwede natin apply sa lahat ng equivalent ng Tyre, Sidon, ng mayaman na city, city-states, nation. So, kinurusahan sila talaga namang walang kapahingahan. Susunod na sila ng problema. Then last week, yung fear and the pit and the snare are upon thee. So, negative na naman yon kasi husgahan na nation ay matatakot sila. At again, parang may ano yan, di ba? Meron yung correlation sa Revelation. Ang naalala niyo. So ngayon, ganun din. Meron sa Revelation, Matthew, 1 Corinthians, New Testament basically. So again, ang title natin yan, nasabi ko na, hindi pa. Nasabi ko na, He will swallow up death into victory. Pero ang ating subtitle, Salvation in the New and the Old Testament is exactly the same. Haba, no? So ulitin ko ha. Salvation in the Old and New Testament are exactly the same. So pareho-pareho, makikita natin dami mga famous ano dito, quotations sa New Testament. Kumusta natin? So yung mga unang part dito is pinupuri lang ang Diyos, tapos dinidescribe siya kung paano siya makapangyarihan. Ganun lang. Sabi dyan, ang ganda introduction to. So sabi dyan, O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee. So bakit sinasabi nga, alam nyo kasi nga, iba-iba yung Diyos, Diyos-Diyosan, at iba yung pinaglalaanan ng pera ng panahon ng tao. Okay, kanina, kasabi natin mga iglesia, so laging nakikita yan, iglesia naman nalo, ha. So, hindi tayo pare-pareho ng Diyos. At si Lenlen pala, managdadrive ako, pinag-uusapan sila dun. Pakinggan ko lang. So, totoo yan, hindi tayo pare-pareho. Hindi nyo pwedeng assume na pareho tayo. Naintindihan nyo ba? Kaya soul winning, masterin nyo yan. Huwag kayong sabihin, pare-pareho naman din eh. Huwag din kayong tataas ng boses, ha? Yan ang pag-aralan nyo. Iba kasi, sabihin naman ako kayong ano. Alam nyo yung message, pero misa yung delivery, ha? Importante ng delivery, yung paano sabihin, pakiramdaman nyo. Ayun ang taong argumentative agad, lalo pag tumatanda. Okay, mga kung kababata nyo, ano, okay yan. Walang pigunan dyan, di ba? Kasi, usap lang naman tayo, di ba? So, asan nyo yan? Pero yun, wag nyong tatanggapin yung argumento nila at manluloko na, pare-pareho lang yan. Tanongin nyo agad, paano naging pareho? Mari, ano ba yan? Catholic. Yung Jesus namin, di long hair eh. Yung pa lang eh, di ba? At bayaan nyo siyang ano, tawag dito, sila yung magtanong. Kasi ang napansin ko sa mga ano ngayon, inaano nga sila na, tawag dito. Sinisira tayo na way na, ano naman yan, gusto na puro, ano eh, puro debate, ganyan eh. Totoo naman masama yung debate, kaya nga hindi naman tayo dapat ganun. So, aralin nyo po yung ano, para tayo mag-akin ng kaluluwa, soul win, okay? So, yan, kaya po tayo dito, dinidefine yung tinutukoy nating Diyos dito. Kasi hindi may Diyos sila, may Diyos din kayo, iba yung pinag-uusapan nyo. Hindi, isa lang tunay na Diyos. Kaya sabi dyan, O Lord, Thou art my God. So, may personal na attachment sa Kanya. So,
Alala ko lang tuloy, no? But may nakinig akong gano'n na argumento. Anong Diyos, parang sinasarili mo naman yung Diyos, ba't sinasabi mo, my God, dapat our God? Eh si Paul gano'n din, sinabi niya, my God, my God. Pero yung sabihin lang, attached kasi sa kanya personal. Hindi masama yun. At actually, mali nga na i-assume mo na ang Diyos natin. Pwede, ang Diyos natin, ibig sabihin, ang creator natin, totoo yun. Pero never mong assume na Katoliko, Diyos ng Iglesia at Islam ay iisa. Naintindihan nyo ba? Isa lang yung tunay na Diyos, pero iba yung kinikilala nila, iba yung pinakilala sa kanila. Kaya nga tayo, sa soul winning pala, pinapakilala natin tunay na Diyos. At pag alam mong Iglesia ni Manalo yan, babanatan mo agad yung, hindi lang parang mambanat, pero ito yung maling-maling tinuro sa kanila. Kaya makikita mo ngayon kung totoo yung taong kausap mo, kung binibring up mo yung potating doctrine, na katulad niya, sabi nila, si Kristo tao lang, eh ang totoo sa Bible, Kristo ay Diyos. Pag binanata mo yun, makikita mo anong hinahabol niya, ano yung ina-uphold niya, no? Katotohanan ba yung grupo nila? So makikita mo yun. Katoto ba? So pag pumayag ako nga, actually, yan sabi sa Bible, di mali kami. Ibig sabihin, makatotohanan yung taong yun, no? Yeah, sa mga bakla, ganyan din. Napaka, sa panahon natin, yan, uso-uso ngayon yung sinong pangit na lagi ko nakikita sa feed ko. Sino man yun? Si Sir. Diba? So, you know, nakakatuwa yung kasetis na yung mga iba na nakikita lang yung ugali nito mga to, yun. And, ang ganda ng mga, actually, yung mga unbeliever pa yung ang gagaling ng mga comments, eh. Hindi mo na kailangan mag-comment, eh, kasi alam nila, eh. Amen? O, lalong hindi natin dahat kahiyayan, eh, tayo alam natin sa Bible yan, meron tayong pagbabasihan yan, hindi tayo nangaasar lang. Hindi na pwede gamitin sa atin yung argumento nila, hater ka naman, eh. And Diyos mismo, galit sa'yo eh! By the way, ako hindi ko nakakausap yung mga yan eh. Pero, ano sasabihin doon? Yan, so, yun ang Diyos ko. Yun ba ang Diyos mo? Yan. Pwede mong gamitin yun. Kahit sino pa yan. So, kasama po yan sa soul winning natin at sa kapakilala natin. At, sabi dito, I will exalt thee. Eh, mga Catholic. Diba? Yung mga balita na naman ng baha, diba? Kahit baha, tuloy ang aming pagpaparada dito sa ribulto na to. Kaya tinataas namin, talagang literal na tinataas namin si Jesus. Eh, si Jesus ba yan? Taas natin yung tunay na Jesus. Hindi long yan si Jesus. Again, ganun din sa mga kanta-kanta. Pag mali yung kinata mo, mali yung Bible mo, nagko-quote ka ng Bible, di ka niniwala perfecto yan. Anong sense nun? Di ba? Baka nakikisakay ka lang. Dahil may point talaga na sumikat ang King James, sumikat ang Bible. Baka nakikisakay ka lang. Posibleng mangyari po yun sa atin. Kaya lagi sinasabi sa inyo, personal ang pag-aaral sa salita at pagkilala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na yung pamilya mo kasi dito kaya ka Baptist kasi sabi ni nanay. In a way, dinala ka sa tama. Alamin mo rin kung bakit. Kasi pagtanda mo na, hindi pwede sabihin, bakit ka Baptist? Sabi ng nanay ko, di ko to. Hindi nagmumukhang katawa-tawa doon. Pero in a way, hindi tama. Hindi nala ako ng Panginoon, ng nanay ko doon. Pero, pinaglaban ko, inaral ko. At siguro doon mong inaral mo talaga. Hindi yung kaya ka doon dahil sa babae or something. Diba? Ito na, punta doon. Sige, so, tukoy natin exact. Itaas natin ng tunay na Diyos. I will praise thy name. Yung mga, ano nyo, di ba? Verse nyo. Okay, sa mga bata. Tama yun. Purihin mo ang kanyang pangalan kasi ganito po yan. Kung talagang tinataas mo siya, ni hindi mo siya mapasalamatan, ni hindi mo siya maawitan. Di ba? Kaya punta sa awitin natin, lahat yung positive, maganda. Ni hindi ka umawit dyan. Sinabi rin sa Bible na praise him, di da? Sacrifice of praise of thy lips. Mga ganun. Ibig sabihin, yan ang pinaka-list na pwede mong gawin. Ang hirap kumantay eh. Isa dahil din nga, nakatayo pa kami. Tayo. Umpisa ng prayer, tayo hanggang wag ano yung announcement, nakatayo yun. Nagbabasa pa ng tayo, nakaupo. Pag dumami tayo, tatayo din tayo para buwelo. Amen? Amen. Nakakapagod naman. Praise the Lord. Kanta pa lang yan. Eh, paano kung, ano na, natrabaho ka na ng gusto, nakipaglabang ka pa, nag-i-injure ka ng persecution pa sa Panginoon ako. Kaya masanay na tayo. Okay, sabi dyan, I will praise thee, thy name.
For thou hast done wonderful things. So, basic to, no? Una, dahil gumawa siya ng mga magandang bagay. So, basic yan, kahit sa mga Catholic. Makikita natin dito yung hindi, ano, yung medyo special dito sa chapter nito, or sa, actually sa Book of Isaiah. Sabi dyan, thy counsels of old are faithfulness and truth. Sa Tagalog, counsel, ibig sabihin yung mga sinasabi niya, or yung may counsel, di ba, yung sinasabi niya or judgment niya. So, ano ba dapat ang gawin natin dito? Ano sinabi ng Diyos? Kaya napansin nyo, ang mga Baptist, lagi tayo, ano sinabi ng Bible? Sinabi ng Bible. Ganun tayo kasi, hindi ka pwede magpropose ng sarili mo sa palagay ko, ganyan yan. Ano sabi ng Bible? So, kaya sabi dito, yung counsel ng Diyos ay faithfulness and truth. So, matapat at katotohanan, napakasuntante na, hindi palagay lang, hindi opinion. So again ha, yan, pag tumatagabot tumatagay sa church, at again, sana minabasa niyo yung Bible. Wala kayong madadaanan dyan, parang mali yun. Ano siya? Ano sinabi ng Diyos? Ay, ba't pinatay niyo yung mali guys? Parang mali yun. Aralin mo, tama yun. Baka may hindi ka lang naiintindihan pa. At may mga tanong kayo ganyan, tanong niyo agad. At huwag naman kayo katulad, alala ko si Yahweh eh. Sa bahay kasi hindi siya nasagot daw ang ano yun, ang tama. Kaya nga, kausapin mo ako ngayon, ayoko na. Baka hindi yun ang hindi katotohanan ng gusto mo. Anyway, verse 2, sabi niya, for thou hast made, ito ha, ano ito tawag na? Kaduksong puta ng verse 1. So, pinupuri na ang Diyos, tataas niya ang Diyos. Bakit daw? Una, matapat siya at katotohanan siya. Maganda naman talaga. Pero mayroon pang isa. At hindi tayo mag-duel hanggang matapos. So, sabi niya, for thou, dahil ikaw, has made a city and heap. Ano yun? Yung isang city daw, ginawa niyang heap. Pag sinabing heap, katulad niyan, mga bagyo kasi, nabagyo yung baha, di ba? Isang makikita mo sa kalsada, yung mga kumpul ng mga kung ano-anong gamit. Kasi nga, ganun din pag gera po, no? Kita niyo sa Ukraine, tsaka sa Marawi. Ano ba yun? Kumpul lang ano yun? Yung mga sinirang lugar. Sinirang gamit, sinirang building. Yun ang isa ng hips, so patong-patong na kung ano man yan. So parang siya nang sabihin nung made a city and hip? Sinira. Supposedly, ang gandang tingnan, may mga tao, di ba? Yung tukoy natin sa mga nakatang preaching natin eh. Sinabi yung city, supposedly maunla, dahil mo tayo nag-economy sila dyan. Naging hip lang. Parang masama yung bastura. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi masama yun kasi una, ginawa ng Diyos yun. At again, kung alam mo na kung ilang linggo ka na dito, 25 weeks ka na dito or more, bilis ng panahon, no? Mayroon ba tayo nag-start dito? Isaiah 20. So, last, ano na yan? Halos kalahating taon na. Puro negative, di ba? Sinisira yung ano. But anyway, of a defense city, a ruin. So, yun, kung di mo alam yung hip, ang galing ng Bible, laging ganun siya, may parallel. At hindi mo kailangan mo siya tumingin sa Bible, at isa alam mo yung iba. Yung defense, kanilang city pala, hindi lang basta city, defense city. Kasi may defense yan, may panlaban. Ano nangyari sa city na yon? Naging ruin, ayun na yung hip, ruin. Alam niyo yung ruin, mga bata, di ba? Yung mga ancient ruins. Yung mga parang building yun, pero sabog-sabog. Yun ang ruin ang tawag doon, ibig sabihin, yun ang natira. So, yung ganun daw ang ginawa ng Diyos sa city, naging heap, yung defense city, a ruin, a palace, palasyo of strangers to be no city. It shall never be built. So, pag sinabing palace, siyempre palasyo, pero of strangers, ibig sabihin, iba-iba na yung tumira. Kung alam niyo po yung, yung nangyari nga na malinaw na sa Kings, Second Chronicles, yung mga, yung mismo nasira yung ano, nasakop, I mean, yung Israel and then later yung Judah, especially yung Israel kasi sinabi doon na pinalitan talaga ng mga tao, pinatay yung karamihan ng Israel and then iba, inalipin, yung iba pinalitan niya kasi sayang yung space eh. Tsaka talagang gusto nilang sirain yung mismong culture. Para paano gagawin nyo yun? Parang ginagawa daw sa China ngayon. Alam nyo, yung ginagawa ng China sa mga minorities, yung Uyghurs, and then yung mga Tibetan. Eh, sakop nila yan eh. Ang sinasakop pa nila, sinasakop. Yung mga tao nga doon, mga Muslim, ginagawa nilang komunista. Yung mga Kristiyano din.
So ginagawa nila, pinapalitan nila yung culture nila, gusto nilang sirain. So ibang tuturo dyan. So paano ang Pilipino, ginagawa sa atin, di ba? So may mga natira naman. Pero isa talang pag gusto mong sirain yung tao, ganun ang ginagawa nila. Pinapalitan yung language, pinapalitan yung history. So ganun ang ginawa sa Israel. Kaya yan, nangyari dito, a palace of strangers. To be no city na. Hindi na sila city. Kumbaga ano na lang, parang siguro may mga tao, pero hindi na ganun kaunlad. Okay? It shall never be built. So again, sa kung naalala mo yung Jericho, no? Yun ang sumpa dun eh. Yung Jericho, wala na magtatayo ulit niyan. So negative, no? Sa sinakop or pinarusahan ng Diyos. Pero again, ha, pinupuri siya nung author dahil ginawa niya yon. So obviously, again, yung mangyayari sa Revelation ulit, pag pinarusahan yung mga dapat parusahan, ano mangyayari? Yeah, yeah, si ano nga, si Jude, ano ba? Sinong bakla yung laging ano, si Cell? May gumawa pa ng meme, talagang galit na galit yung mga unbeliever. Kasi nga, di ba, alam mo na, naka-relate doon sa waiter. Alam niyo may kwento? Yes. Eh, yung bakla, eh, loko-loko, alam niyo na, bakla eh. Gusto daw, ma'am. Sa amin, eh, magit yung kaibad eh. Sa amin, ganun, tinuturo. Kasi naman, ewan mo ito, ma'am, ba't umaatid ng ganun? Ang sabi ba, ate na Jude, Pride Man, ganyan. Tuturuan, dinudoktrinahan sila. Sabi, ano sila kasi, ano, pag gusto nilang tawagin mo silang, ma'am yun, kahit lalaki, eh, yun ang gusto nila eh. Kaya yun yung kwento nun, malamang ha. Tinawag siyang sir, eh, lalaking tsura eh. Nakita mo yung bihis, kahit anong bihis mo, kahit ang unggoy, bihisan mo na yung unggoy pa rin yan. So tama actually yung waiter, matalinong waiter. Kaya ngayon may nag-o-offer sa kanya tumawo eh. Kaya ako pag nakita ko din yun, magpapapicture ako dun. Okay ka, yan. Kasi ninoloko na kailan sarili nila, kapaloko rin dun. Kung napa tayo punta doon. Malimutan ko na. So yan, so hindi ko malala. Kung tayo napunta doon? Hindi ko naalala. It shall never be built. Ayan. Naparasahin, dapat parasahin. Yan, tama. Kaya yan, naalala ko yung nag-effort pa yung isa doon. Gumawa ng meme. Mga unbeliever to ha, palagi ko. Yun, si yung bakla. Gumawa siya ng meme, talagang ginaya niya yung ano eh, Dragon Ball eh, talagang sinuntok yung bakla. Parang galit na galit eh. Ang unbeliever to ah, so kaya tayo dapat mahiyado kasi yung Diyos galing dyan. But anyway, ito nga ganun, so judgment din to sa city na to. So nung mga nakarang panahon, di ba may mga pinangalanan, ito wala masyado eh, pero later maano yung mawab ulit. So pwede nating ipagpalagay na ano to, basta kalaban ng Diyos. Amen? So, sino ba yung kalaban ng Diyos ngayon na city? Yan, Tel Aviv. Diba? Marami actually. Mga Muslim city. Okay? So, yan. Kahit yung US. At Pilipinas. Minsan, diba? Isko. Why pa ba sa isko? Sino ba ako? Yan. So, kaya yan. Sabi, therefore shall the strong people glorify thee. Napansin niyo yan? Pag pinarusahan na ng Diyos, yung dapat niya parusahan. Yung mga strong city, yung mga strong people, pupurihin siya. Amen. So actually, dapat tayo yun. Amen. Ngayon, usong-uso yan sa, pag nagigero itong mga Middle East, di ba? Eh, siya nung kailan lang, yung Iran, di ba? Pinaputokan yung, ano, takot naman. Hindi naman tinuloy-tuloy, di ba? Pinaputokan lang, tapos wala, ilan lang yung... Ano nangyayari sa mga, ano, yung mga tao, yung mga nation? Yung iba, pupurihin, yung iba, kukondem. So, tayo, pag may napalaan, no, isa sa mga post ko sa Facebook, yung ano, kalimutan ko, sa Africa ba yun? May isang bansa na talaga binan nila yung mga bakla, ganyan. Okay ito. Ba't gaganon? Ay, sabihin, pabor ka. So, sinong papabor ngayon? Yan ang tanong. Kahit sa panahon natin, ha, pag bihinusgahan ng Diyos, for example, kung sino man yan,
Anong gagawin mo? Sino yung pupuri sa Diyos? Yung iba, magagalit yung iba, pero iba, magpupuri. Kasi nga, alam natin na malakas, mas malakas pala ang Diyos. Kala nyo, malakas na kayo, ha? Yun yung sinasabi dito. Pero ang spiritual na nakikita ko dito ng application, yun nga, dapat pag may nakita natin na inusgahan ng Diyos, hindi tayo maawa sa kalaban ng Diyos. Amen? Amen. Dahil nyo yan, kaya yun, si... Sino man yung bakla na yun? Si Sir. Ngayon, siya tinitira, tsaka si Liam, di ba? Yung may swimmer na trans din. So, kala nila siguro, mga tao, ganun nakatangay. Pero yung sinusubukan nila po, kaya ino-educate nila tayo eh. Natanggapin sila. Yung mga tao talagang wala eh. Yung mga normal na tao talagang, hindi, no. Hindi kaya talagang. Okay. So yan, sumutuwa tayo. Yung mga strong people spiritually. Yun ang application yan. The city of the terrible nation shall fear thee. So again, sa mga bansa, kaya iba, takot no, sa mga nation na talagang kilala nila na malakas. Kasi nga, malakas eh. Takot. So, sa again, spiritual naman, especially sa, pastor, wala namang Christian nation eh. Still, katulad nga, again, yung mga ganyang mga balita, isa yung lumalaban pa eh, di ba? Noong una, kala mo, nananalo na sila eh. Kasi sa kanila yung media, kasi yung mga tao, yung Kristiyano talagang nag-stick pa rin po yan. Katulad ito mga ginagawa natin ngayon, alam nyo kung gano'ng maganda na accomplish natin ngayon, kahit konti lang tayo. At least, hindi kayo gumata katulad ng iba. Kasi, tinaaral natin, tapos, ni-reinforce, and then, pwede ka magtanong. Kaya, yan, so tuloy-tuloy tayo. Gusto sabihin yan. So, yung mga yan, may kaibigan ako, nakita niyo yung na-document po yung ano yung parang plano ng mga loko-loko, yung mga elite. So, nakalagay doon, nabanggit ko sa inyo, pag paalala niyo sa akin, kukunin ko yung mismo libro. Pero isa yan sa mga, ang tagal na siguro, 1950s pa. So, isa, in-enumerate nila, paano natin mapapabagsak ang Christianity? Isa sa mga sinulat nila na dapat palitan natin yung Bible nila kasi yun yan ang lakas nila eh. Paano napalitan yung Bible? Ang daming copies dyan. Tsaka pag sinunog nila yan, nakatulad ng ginawa ng Catholic dati, di kagalitan sila, di ba? Kaya naging style nila, yung pinapalitan nila para binababa nila yung Bible, unti-unti na pinapalitan. Andun po yung nakadocument yun, kaya hindi nila may tatanggi yun. Kaya tayo, basahin natin, ha? Amen? Amen. Hindi yung talagang ano lang. Basta nainiwala ako sa King James. Anong pay, parang si Donald Trump, anong paborito mong verse? Basta meron. Walang makot kahit isa. Kaya yun. So, basahin natin, pag-aralan na i-preach natin yan. Tuloy natin, and then, yan, kaya takot actually sa atin pa yan. So, ginagawa lang, anong kaya nilang gawin, pero takot po yan. Habang tayo nanatiling malakas sa Panginoon, okay? And even yung mga, ano, ginagamit din nila yung mga kulto na yan, eh. Para undermine yung salita ng Diyos. So, again, nasa Panginoon pa rin po tayo. So, another mention, or yung tinutukoy about God, about the Lord. So, bukod sa tinalo niya yung city, nakalaban, matatakot sa kanya, matutuwa sa kanya yung mga strong, yung mga matatakot yung iba sa kanya. Ito, for thou hast been, okay? Ang tawag niya sa ano? Past participle. Perfect. Past perfect. Hast been. Ibig sabihin, alam na natin. For thou hast been a strength to the poor. So, hindi lang ngayon. So, iba, gusto tutulong sa mahirap pag mayaman ako. Iba na, tutulong, magtuturo pag matalino na ako. Ikaw lang ka matatalino ka ang mayaman. Ngayon ka na magturo, ngayon ka tumulong. Pwede ba yun? Amen. Dapat ganun. So, pero ang Panginoon, talagang matagal na siyang ganun. Siya na talaga yung strength ng poor. Tama naman yan. From the Old Testament times, ganun yung kasi mga walang lakas, siya yung kalakasan pag naniniwala sa kanya. Amen? At sabi nga rin sa James, di ba, talaga malapit ang Diyos sa mahirap. Hindi lagi, hindi lahat, pero again, sa ating na-observahan, na soul winning, karamihan ang mayaman, hindi ma-win, hindi ma-save. Maraming mahirap, madaling ma-save. At matawag sa Diyos, nagtitiwala.
So ano pa, a strength to the needy in his distress. So medyo another way of saying lang yun. Kasi sabi niyang poor, yan yung needy. At lang yung mga nangangailangan. Kaya kahapon, yung Facebook ko na naman, talagang kahit unbeliever, Lord, patuloy mo yung ulan. Kasi talagang alam na natin eh. Lalo po yung mga andyan, no? Kabila, ganun na naman, kaya kamustayin natin. Talagang alunod sila doon, nasa tabi sila ng ilog. Right dito. So, ba't naalala o bigla ng Diyos, ang Diyos pag gano'n? No? Kasi gano'n nga, pag kailangan natin. Doon tayo, at kailangan naman natin talagi ang Diyos. Pero, nasabi lang dito, pinapaalala lang, siya yung Diyos na yun. Na naiging kalakasan natin pag may pangailangan tayo. A refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. So, again, mga example lang to na paano tayo tinutulong. Pag refuge naman, siya yung sinisilungan natin. Ibig sabihin, minsan di naman tayo papayamanin or something na sobra, basta at least marisilungan. Okay? At least nagkakaroon ng katulad ka. Ngayon, at least nawala na. Baka next year, di atin alam. At least, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Pamandalian. A shadow from the heat, of course, ganun din. Minsan mainit, gusto nating maibsan yun. Ganun ang Diyos. Yung yan, pag si storm, ganun din yun. Kaya tama-tama itong chapter na to. Then thou shalt bring down the noise of strangers as the heat in a dry place. Even the heat with the shadow of a cloud and the branch of the terrible one shall be brought low. So ito yung medyo pumasok na siya dun sa kalaban. Anong gagawin niya sa kalaban? Okay, thou shalt bring down the noise of strangers. So ganyan po kasi yan, may maingay yan eh. Pagla, di ba? Mga kalaban. Naalala yung kwento natin sa Isaiah din yan, di ba? Kay Sennacherib. So, ano gagawin sa kalaban daw? It will bring down. Paano? As the heat in a dry place. So, ngayon, malamig na ngayon, pero naranasin mainit, di ba? Pag mainit, talagang manghihina ka. Pero may tinutukoy pa dito, even the heat with the shadow of a cloud. So, minsan mainit yung may araw, pero minsan mas mainit maalingasaw yung ano, di ba? Maalingasaw. Sorry, maalinsangan yung talagang may ula, pero mainit. So, ganun daw yung mangyayari sa mga parang inaano sa oven. Okay, tuloy lang natin. In this mountain, ito medyo na may napasok na idea, yung this mountain. Ano kaya yun? Tingnan natin lang. In this mountain shall the Lord of hosts make all the people feast. So, medyo naging positive. Ito na mapasok mo yung mamaya sa end times. So, sabi, basta magkakaroon daw na isang bundok, doon magpapapista ang Panginoon. Uy, sarap to ah. Ano yung kakainin nila? Uy, feast of fat things. Ibig sabihin to, malaki yan din. Hindi payat. Ibig sabihin, masagana. Okay? Ito yung pag-aaral natin matagal. Wines on the list. Okay? Ano yung wine? Siyempre, alak ba yun? Wine yan ha. So, kung alam nyo yung tinuturo natin ng Bible, so, hindi natin katitisuran yan kasi iba, pag wine agad, alak agad na alcoholic. Okay? So, sige, tatakil lang nga natin. So, meron ba sa Bible na pinainom tayo ng Diyos ng alcoholic drink? O, siyempre, nakakalasing yun. Alam nung pa-inumin tayo ng Diyos. So, marami sa Bible na, yes, dinutukoy yung alcoholic drink, pero negative. Eh, sabi nung iba sa Proverbs, sabi doon, let the... Masahin na nga natin, saan ba yun? Kay Agur yun eh, ha? 31, no? Kay Agur. Natin natin. Kaya King Lemuel pala, yan. Nasa na ba yun? Yan. Hindi. Give strong drink. Totoo, alak talaga yan. O eh, sabi ng Bible, magbigay ka pa nga daw ng strong drink eh. Ang problema, binibigay yan sa mga ready to perish. Pang-asaw po yan. Alam nyo ba yan? Magaling ang Diyos eh. Literary. Alam nyo yan. Kung dating tindihin mo, hindi sinabi, ay, okay lang palang uminom eh. Kasi sabi, bigyan daw yung mga may problema eh. Di ako may problema ako. Painumin mo ako.
Pero pang-asar yun, yun ang dapat makuha mo yung context. Sabi niya, "Hoy Lemuel, huwag sa iya kasi hari ka eh." Kasi dapat lagi ang hari matalino. Eh, ibig sabihin yung iba, okay lang na ano. Kasi sinasabi mo, ganun. Hindi. Yung sinasabi doon, huwag sa kumari, ito si King Lemuel, mahal mo to. Ito, wala kang pakialam dito. O bigay mo sa kanya. Ano isabihin nun? Tama ba yun? Gugustuhin nyo ba yun yung inalis ko nga sa mahal ko tapos bibigay sa inyo? Oh, yan sa inyo. Uy, okay lang pala yung gusto. Sige. Hindi. Matalino kayo. Sipin mo, bakit nga inalis sa kanya? Kasi hindi makakabuti sa kanya yun. Okay, hindi kita papatagalin. Basta yun, obviously sa atin. Hindi natin gusto ng alak. Balik tayo sa ating text. Eh, ba't sinasabi dyan? Ang Diyos pa magpapapista niyan. Yun ang mahirap sagutin. Pero, hindi naman, no? Ganito lang yan. Basta sinabi lang kasi magpapapista. Ngayon, yung sinasabing wine, pwede natin sabihin na ano yan, talagang non-alcoholic. Kaso yung word na list, yun tayo magkakatalo. Kasi pag sinabing list po, kasi parang ang tawag po kasi dyan, yun daw po yung mga excess ng wine na kumakapit dun sa lalagyan. Dahil, yun nga, alcoholic. O paano yung pasto, di ba? Madali lang din na ganyan. Ang sagot ko lang dyan is, I believe, itong parang piyesta dito, kumbaga ano to, parang pangkalahatan. Kung ano yung tinutukoy ng iba na masaya sa kanila, yun ang ipoprovide ng Diyos. Yun lang yun. Or actually, pwede mo sabihin na non-alcoholic yan kasi nga, ang Diyos nagpapista dyan eh. So yung list, pwedeng ano ngayon, pwedeng mga excess-excess lang ng kahit ano kasi mga, alam nyo naman yung, di naman, yung panahon nila, di naman yung parang ano ngayon, na nakapreserve talaga eh. So meron talaga mga dross yan, or sabi nga dito sa, ano is dreg. Ibig sabihin yung mga refuse ng alak. Ibig sabihin yung latak. Yan, latak, latak. Lahat ng liquid dyan, pag in-store mo yan, magkakaroon ng ganun. O, pwede din ganun. Pero actually, ang pinaka-description dyan, bakit wine on the list, and then wine on the list ulit. Ibig sabihin lang nung puno, yun lang ibig sabihin nun. Kaya walang conflict dyan. Amen? Kasi yung list, gumuguhit po yun, kasi ini-store mo nga, di ba, sa barrel, kung saan mo in-store. O saan yung guguhit yun? Kung saan napuno siya. So kaya ngayon, pag sinabing ang Diyos ay magpapapista ng wines on the list, ibig sabihin nung puno-puno yun, hindi yung bawas na. Yun lang ibig sabihin nun. So pwede mo nang i-relate din yun sa kaninang face of fast, fat things. So ibig sabihin, anong ulam dyan? Anong ano dyan? Baboy. Ano, mapayat na baboy ba yung kinatay? Hindi, mataba. Men, parang kahapon, no? Ay, brown out at ano. Nagliempo kami. Amen? Kasi walang chicken, nagkaabusan eh. So, ganun din sa baka, kung ano man yan. Fat things full of marrow. Bira, nalugi na pala brad yung ano. Nakakain na namin doon na Bulalo World. Sarap doon eh. Wala ko, ba't nalugi ba yun eh? Yung marrow po, kaya sumikat yon kahit mahal. Kasi nga, bawat older mo may marrow dati, chinachambahan lang yan eh. Kahit sa Batangas ka pa, hindi lahat yung makapagbigay ng marrow kasi nga, mahal dahil yung hati nung ano, di ba, ng karne na may marrow, at may buto lang. Yung iba doon walang marrow kasi either maliit na, di ba, gano'n ba kano ng marrow? Hindi ko alam sa inyo. Siguro lahat ng buto may marrow eh. Pero yun nga, kasi pag maliit lang, mauubos na yung pag-niluto mo. Kaya gusto ko yung Bulalo World. Kaso, wala na. Pero tinutukoy na naman dito, yun nga, again, ganun. Parang sagana kung ano yung may marrow. Kasi alam nyo naman gano'ng kasarap yun. Ha? Sino di pa nakakain ng marrow dito? Hindi ka pa nakakain? Ang sarap, di ba? Parang ayun yung nagpapabango. Sarap. So kaya kainan po ito, no? Nagutom na ako. Tapos yung, again, binanggit ulit yung wines on the list, pero well-refined. Ibig sabihin, hindi yung may sabit-sabit na ang ewan. Ha? Okay, nakita nyo na. So again, ha? Balik tayo sa context. So ang Diyos daw magpapapista sa, ano nga yung mountain na yun? Ngamaya, makikita natin. Kaso ito na. Kaya ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na, pwede mong ipasok yung list. Sabi natin, alcoholic yan. Okay lang, ano, kasi dito sa 7,
He will destroy in this mountain the face. So meron din siyang isirain, no? So, pero hindi, iba niya, sirain niya dito eh. Pero he will destroy, ano yung destroy niya? The face of the covering cast over the people. Ang ganda nito, medyo lalim tayo. Alam niyo po yung cast. Ano yung cast? Yun now na, hindi yung cast kasi is bato, di ba? Pero yung isang cast is parang ano yun eh. Hindi. Ha? Karakas medyo. Yung image parang ganyan. Tingnan natin dito ha. Hindi lang pasad. Yung pag sinabing in, you put it in the cast. Hindi casket yun. Yung nagmumold kaya. Mold. Mold. Okay. Okay. Dito tayo sa, ayan, cast iron. Dito tayo sa noun. Okay. Noun. Okay. Something diyan. Pro ID ba yan? Dito tayo sa, yan, the form in which a thing is constructed. So, ibig sabihin, parang forma yun, mold nga, ganun. So, parang itong isa, parang itong image, no? E sabi doon, covering. So, kaya nga, again, alam mo yung New Testament, hindi mahirap intindihin to eh. Kung Old Testament, ano yun? Sisirain yung covering cast. Ay, hindi rin pala mahirap kaya sabi din, and the veil. Ay sabihin ito kung ano man itong tumatakip. Ano ba yung tumatakip? Bumubulag. Yan, pwede natin sabihin yan eh. Kaya sabi sa Bible, sa New Testament, ang, ano ba yun? Yung kanta nyo? The God of His world that blinded them that believe not. Kanta. Awit. Ano yan? If our gospel be hid, they are, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world that blinded them that believe not. So parang ngayong may bumubulag, hindi naman nawala yung mata, pero may bumubulag, sabi, may tinatakpan. Di ba? Kaya yung mga unbelievers kayo, huwag kayo mag-atakpan. Ba't di nyo maintindihan yun? Di ba? Yung gospel, ba't di nyo maintindihan nyo na nasa mali sila? Ewan ko. Eh, may bumubulag sa kanila. Kaya ang ganda nitong pangako na to, mamaya, makikita rin salvation to. Sabi dyan. So, parang masayib yung mga people muna. May sisirain muna siya, yung tumatakip mo, yung veil yan, covering cast yan. At sabi dito, over all nations. So, medyo malawakan. So, nakikita nyo na yung parallel sa New Testament. Ginawa ni Jesus para sa lahat. Hindi lang ito ginawa para sa Moab, sa Israel. Nakikinig ba kayo? Ganda na tinatakil natin eh. So kung ano man itong sumisira at tumatakip, kasi obviously, yung tinatakpan niya, kailangan natin, parang ganun. Eh sabi dito, ito na yung famous quotation sa 1 Corinthians 13, 15, no? So tingnan natin yung title natin eh, pero babalikan natin yan. Ano sabi sa 1 Corinthians? Nakalimutan ko saan. Anyway, search ko na lang. Isang beses lang yan, ano na eh. Ano yun? Swallow. Death. Boom. 54. Okay, makibasa nyo. Ready, go. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is that is swallowed up in victory. Tinutukoy dyan, di ba? Again, Resurrection chapter 15, ha? 15, 1 Corinthians 15. And, tingnan natin na. So, tinutukoy dyan po yung ating rapture, basically. No? Kasi tayo ay, yung kaluluwa natin, hindi namatay. Pero maganda sa rapture kasi, yung katawan nating panlupa, tsaka yung kaluluwa natin, pag-iisahin yan, and then, pag-asamahin, and then, hindi na siya katulad ngayon. Ang tawag nga dyan sa ano, glorified body. Yun yung term dun eh. Kasi sinabi sa Bible yun, i-glorify niya tayo at glorify niya. Pati yung ating flesh. Okay, so, sabihin nun, hindi na ganito yun. Okay? Ulitin ko lang, sabi dyan, so when, pag dumating yung panahon na yun,
yun nga, yung mortal, pag mortal, namamatay, di ba? Have put on immortality, so hindi na namamatay, so nag-mix na kasi ang Diyos ang gagawa nun. Ngayon, doon daw masasabi na yung kamatayan ay nilunok ng victory. Kasi nga, sabi nito, O death, ito sa ibang part naman ito, kinote, sa Psalms, hindi ako nagkakamali, sabi nito, O death, where is thy sting? Okay, preaching na ako dati nito eh. Kasi yung iba kalamihan, takot sa mamatay, di ba? Kaya nga, ba't ka takot mamatay? Kung ligtas ka, hindi dapat. Pero still, siyempre, inisip pa rin yung iiwanan mo, di ba? So, tama naman yun. Pero still, kung mga ligtas na kayo, parang matatakot ka pa. Kaya kaligtas yung pinag-usapan dito. Kaya, baliwala na kayo sa iyong kamatayan. Yung pala yung ibig sabihin nun. Though maganda sa, balik tayo sa Isaiah 25. Though pag tinigin mo sa dito sa Isaiah 25, parang hindi naman ganun. Kasi nga, hindi pa masyadong revealed dito. Parang sinasabi lang, Diyos daw ang swallow sa kamatayan. So, pero, ayun, kinukot pala sa New Testament na ayun pala, yung kasi nga naman, ganito. Eh, kahit ano mong panalo mo dyan, kunwari, nanalo ka, Pilipinas, nanalo sa China, okay, mamatay naman tayo lahat. Asan talaga yung victory doon? Diba? Kaya yung mga victory panlupa lang, hindi talaga victory, mababaw yan. Atong basketball din, nanalo ka ngayon, another season, iba naman. Binobolo lang yung mga tao, pinapaikot-ikot na parang bola. No pun intended. Okay? Sino mo bibili ng ano dito? Basketball. Ticket. Hindi kayo papaloko doon. Yeah. So, kung anong may victory man tayo na inaasam, ito yun. Man, ngayon, ligtas ka na. Ligtas mo na yung iba. Share natin sa kanilang kaligtasan. Amen? Amen. Yun pala yung sinasabi daw dito. Ay, hindi naman yun eh. Landi ha. Ito pa. And the Lord God will wipe away tears from all faces. Saan sinabi yan? Revelation 21. And before yun. Tama yun. Kasi yung heaven na, di ba? 7. Okay? Sabi doon. Kasi rapture yung 6, 7. Nasa langit na. Yung mga na-rapture. Eh, siyempre, iiyak ka doon yung mga kamag-anak. Kung sino mang mahal mo sa buhay na hindi naligtas. Sabi ni Pastor Lai, ganun eh. Eh, kala ko ba langit, wala nang iiyakan. Eh, kaso nga, iiyak ka one last time. Pag inaparusahan na sila, iiyak ka kasi, naawa ka rin kahit na paano eh. So, pero dahil ano, ang Diyos ang papawi ng ating luha. Kasi nga, huwag ka na malungkot eh, ganun talaga, inusgahan sila, hindi sila ligtas. So, iiyak tayo, pero papawiin, hindi na tayo iiyak ulit. Eh, sa Revelation 21, tingnan na natin. Hindi ay yan, sa 7 pero sa 21 ito na kasi yung wala ng death, wala ng crying, wala na. So hindi ko alam kung ano to, yung tears of joy to, or siguro naaalala mo rin, no? Ibig sabihin lang, wala nang iyakan kasi nga, puro kasiyahan na. Balik tayo dun Isaiah 25. Di yun yung, di kaligtasan din. Diba? All faces, eh, ba't pastor all? Eh, context mo na yun. Ibig sabihin, mga ligtas lang. Wala na eh. Sinunog na yung di ligtas eh. And the rebuke of these people shall he take away from all of the earth. Of all the earth. Ibig sabihin, from off. Ibig sabihin, alis. So, yan. Sinong inaapi dito? Inaapi dito. Taas kamay. Ba't hindi? Wala nang api sa inyo kahit minsan, nga asaw. Nang soul winning ka, di mo lang alam yun. Meron nga asaw dyan. Lalo pag mahina ka sa yung bagay, ako po ay... Hindi ako nagkwento. Ito, hindi kayo maniwala eh. Sa iba, basta hindi kayo mukhaan din naman na api. Hindi lang halata. Sa ibang area, naapi rin tayo. Pero sabi dito, ano? Sino ngayon? Ano kayo ngayon? Pag sinabing rebuke of all these people, sino pang pinapagin, inaasar ka? Mawawala na yun kasi paano si... Alam mo namang, asarin ka pa rin, nasa impyerno sila.
Nasa langit ka. Wala na, kalimutan na si Sir. Na, wala na yun. Nusunog na yun. Tapos yung sana, masyaran yung waiter na yun, no? Anong pangalan waiter? Alamin nga natin. Sana masyaran yun. Sino man yun, di ko alam. Wala nang rebuke. Kasi sabi nito, pwedeng Israel, kung alam niyo yung Bible, alam niyo may Israel, di ba? So, sila yan, napahiya din. Pero again, ha, sa utak natin, yung true Israel yan, hindi yung Israel ngayon. Okay? Sa church, ha, minsan dinaano tayo, nalipusta, nasa langit ka, wala na yun, for the Lord has spoken it. Sige, tapusin natin. It shall be said in that day, anong day yun? Yun nga, pag talagang nagusga ng Diyos, ligtas na yung mga ligtas, nasa impyerno, nasa impyerno. Lord, this is our God. Ang ganda nito, yo. Picture niyo to, lalo kung ligtas kayo. Hindi pa ba ligtas? Ligtas ka na ba, Aiden? Ligtas ka na ba? Ito yung hinihintay ng lahat, eh. Alam niyo ba yun? Kaya again, pag nagsolwinig tayo, huwag kayong mahihiya sa ginagawa natin. Amen? At ang hinihintay niyan, yung sabi doon, oh, naghihintay ang mga yan, lalo yung mga maliligtas. Parang sa kong mga kilala ng Diyos, sino papakilala sa akin? Ang dahil po kulto yung nakikita ko dito. Ganon sila, ganon din tayo. So, hinihintay ko yan. Ito nga ang Diyos ko, pinihintay ka namin. He will save us. This is the Lord. We have waited pa ulit-ulit. Oh. Alam niyo yung mga kaluluwa, naghihintay lang yan eh. We will be glad and rejoice. O yan sabi, saan daw siya mag-rejoice? Walang iba, kaligtasan po yan. So pwedeng sa ibang kaligtasan, pero pinakapagtating kaligtasan pag-uusapan natin sa buong buhay natin, sa buong mundo, kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Amen. Kaya magandang ano to sa soul winning, pag alalahanin nyo lagi, nintay tayo, hindi tayo nakahiya. Kung palagay lang nilang istobo tayo sa kanila, hindi lang nila alam yun na tayo pala iniintay nila. Amen? Amen. Balik tayo sa mountain. For in this mountain shall the hand of the Lord rest. Ibig sabihin, mamamahinga, or hindi yung pahinga yung minsan yung rest, ibig sabihin, tatahan, or mananatili, yan. And Moab shall be thrown, sinasabi ko siya, Moab, basta yung picture ng Moab dito, hindi siya dinescribe ng ano eh. Bigla lang siyang, ano eh, binot up na naman. So basta, pwede nga dito sa chapter na to, yung Moab dito, basta kalaban ng Diyos. Okay? Kasi nabanggit na yan last time, na kalaban ng Diyos siya, di ba? So sabihin is, trodden down under him, kasi tatapangan, utungtungan. Even as a straw is trodden down for the dunghill. Alam niyo yung dunghill? Yung bornal. Nee, basta parang dunghill, ayun ako, panahon nila talaga iniipon niya, parang ganun eh. Yung pupo ah, pag sinabi dung pupo. Pag dunghill, ibig sabihin, basura na lang, ganun na lang. Amen? Yung tinungtungan, kasi wala nang kwenta. Ganun daw yung kalaban. And he shall spread forth his hands in the midst of them. Ano yun? Ba't sila? Bakit sila? Hindi ko maintindihan. Eh, basahin mo pa. As he that swimmeth, sino naglalangoy dito? Paano maglangoy? Para hindi ka lumubog. Ganun, di ba? So, ganun daw sila. Ibababa ng Diyos. So, hindi sila yayakapin, hindi ano, spreading. Parang, and he shall bring down their pride together. Yun na. Si Sir ulit. Kasi, alam nyo kasi, manggit lagi yung unbeliever, bakit sila di maligtas. Ego sinesya na naman. May iba talaga, di pa marriage, pero still, yung iba, lalapit sa Diyos yan eh. Diba? Pero pag ma-pride, wala. Again, kahit kausap na natin yung ganyan, wala yan. Umayabang yan. May maliligtas yan. So, gagawin sa kanila ng Diyos, papa, hindi naman ang prinsipyo sa Bible eh. Nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kaya yun. Tapusin na natin in the fortress. Ano yung fortress? Sinabing fortress, fortification, fortress, parang pala, hindi pala siya. Basta isang lugar na kung saan nilagyan, pinalakas para hindi basta-basta, parang hindi basta-basta matalo, no?
So pag Fort Bonifacio, nandun ka sa loob, hindi ka masasakop kasi may wall, may fortification, more on walls yan, tsaka may defense. So pero, in the fortress of the high fort of thy wall shall he bring, tinutukoy nga dito yung Moab or yung equivalent na kalaban ng Diyos. So gagawin daw sa high fort, ibababa, lay low, ibababa, and bring to the ground, talagang baba na, even to the dust, baka hindi mo naintindihan yung ground, dust yun. So obviously, wala nag-build ng gate na ganyan lang kababa, di ba? Ibig sabihin yung talagang sira. Application, spiritual. Sino may yabang ngayon? Nagpisa natin sa medyo malayo muna sa atin, sa Christianity, sa Baptist. Siyempre, yung mga atheists, di ba? May yabang yan, kala nila, di sila usga, wala daw Diyos. Pwede ba yun? Yabang yan, tinatanggi nila yung pinaka-basic. Lahat na intindihan ng tao, creator, tapos sabi mo, wala. Yabang yan, impyerno. Sino ba? Ibang religion naman, naniniwala sa religion, mali naman. Sinuturuan mo, ayaw naman. Ang pa-pride niya, yabang yan, mga Muslim, lahat naman, basically. Katoliko, sila, kaysa sila daw yung pinaka-yabang yan. So, mali naman, ano. Ano pa? Sino ang malaking denomination? Buddhist, maliit na yan eh. So, within Christianity na, Katoliko, ano, Mormon, yaman yan. Bagsak. Iglesia ni Manalo. Yaman din yan. Bagsak. Bagsak kahit anong taas ng gawin mong depensa mo. Nagagawa yun. Kasi ano naman, si Soriano naman, may konting tama, pumali din. Gumagawa ngayon yun ng mga ano eh. Ginagaya rin yung iba para maka-track, ganyan. Ngayon, MGCI curse, ganyan ang mga ano nilang. Dati po, debate. Wala na yung taga-debate na, simpierno na. Anong gagawin nila? Ewan ko, ganun si Rason. Tama ba? Daniel Rason? Ah, ganito rin ang gawin natin. Para mga Catholic din, di ba? May mga orphanage. Ano man yan, foundation na. Wala kang ilalagay sa harapan ng Diyos. Nagpapalakas ka na hindi niya kaya sirain. Ano ba? Yung Calvinism, puro mga scholar kunwari naman. Ang libro nila, yabang. Mga terminology nila, bagsak pa rin. Ano ba? Hindi kaya bagsak ng Diyos. Wala. Huwag niyo kakalimutan yung Baptist. Hindi, ang naya tayo sa Baptist. Ano na? May yabang dyan. Mga GC, ha? Fellowship. Bagsak din niya. Pinabagsak na natin yan. Amen? Amen. Naintindi yung sinasabi ko. Ganon din yung mga Baptist na nag-umpisa ng tama. Bagsak din yan. Masabi natin ko na, iba, ligtas. Magkakaalaman sa bandang uli. Amen? Magkakaalaman ba? Ano yung title ulit natin? Balik tayo sa ano, He Will Swallow Up Death. Ang ganda nito. Hindi ko lang ma... Yung kamatay na kinakatakutan ng lahat. Sabi nung may ano pang kasabihan ganyan eh. Sabi niya, death is the great... alamot ako yung formula. Neutralizer ba yun or something? Death is the great neutralizer ata yun or... Sabihin, magkakaalam, mamatay tayo lahat ha? Equalizer, yan. Nakikinig nyo ba yan? Kahit mga believers, sabi siya, pag nagkamataya na, ay, pantay-pantay lang pala tayo. Eh. E kaso, yun lang alam mo. At pero tayo, yun nga, kahit yung kamatay, tinakatakutan natin, pero still, nilamo na ng Diyos eh. Tatakot ka pa ba doon? Kaya yun pala, si Pastor, kahit dati, ulit-ulit si Pastor dyan, pero nuggets ko rin after how many years. Tayo mga Baptist, pag alam mo na, magligtas ka, hindi ka natakot dyan, ay talagang victory yun. Hindi lang yun. Langit ka pa, ay kung may rewards ka pa, yun ang tema natin. Hindi tayo ligtas lang, hindi tayo kontento sa ligtas lang. Amen? Amen. Lalo tayo, kaya yun ang team natin, medyo isa-isa ko rin yan mga ilang weeks. No, medyo na-preach ko na rin kasi yan, kaso, kasi parang tayong hindi naghahabol sa reward eh. Parang, oh, kaya na, ligtas na tayo. Kaya malamya,
Hindi tayo ganoon ka-excited. Pinapalampas pa natin minsan soul winning. Ba't ganoon? So, victory na eh, oh. Nakikita mo. May picture niyo ba? Nagawa akong meme na ganoon. Wala, yun ang pinaka-pinagmamalaki. Hanapin ko nga yung verse na yan. Sa Peter yan eh. Yung takot yung ano. Yun, Hebrews pala. Alamat, nakita ko. Ito, basahin nyo to. Sige, 15. And? Yung pala yung naalam ko, prison, bandage pala. So, tayong pag-unsave ka, hindi ka ligtas. Takot kang mamatay, di ba? O, gawin mo to, patayin kita, pag hindi. O, sige po, sige, gagawin ka kahit ano pa yan, kahit kasalanan niya. Kasi takot ka, hindi ka pa, pag hindi ka pa ligtas, o kahit ligtas ka na, syunga-syunga ka. Takot ka pa. Hindi ka pa masyado sigurado, ewan ko sa'yo. Pero kung ano na, pag sinabing delivered eh, mag sabihin, niligtas ka. Saan ka niligtas? Sa takot, no? Sa bandage. Ano nga yung bandage? Yung takot ka kasi yung mamatay. Yung sinasabi dun. Pag takot kang mamatay, kahit ano, pwedeng pagawa sa'yo kung may baril lang yan, o ano yung ginagawa sa atin ng mga loko-loko? Tanggalin ka sa taba, o. Diba? Wala kang ganyan. Anong ganyan yung sa ginawa nila? Kung papabakuna ka, wala kang polpis. Minsan, ganun, takot agad tayo, eh. Sige nga naman, ay ano ka, pero ano pa, anong magmatapang ka? Anong pwedeng pantakot sa'yo? Ito yung pinakalast eh. Alam niya, yung may mga kapangyarihan, dadaanig sa pera, pang ano man yung pambabribe. Pag hindi ka nakaya, kunwari, anong gagawin sa'yo? Papatay, yun na yan, death threat. Ganun nangyari sa mga lingkod ng Diyos. Ganun pa rin nangyari sa atin ngayon. Eh kung ligtas ka na, eh, siguraduhin nyo po yan. Kaya again, diyan pala paralo na tayo again, ha, kung ligtas kayo at alam nyo. Wala silang magagawa. Eh, ano gagawin nila? Patay mo ako. Sige. Huwag ngayon. Basta, kung siya mapakamatay ako, hindi nga eh. Kasi gawin mo lang yung kalooban ng Diyos. Kung ipromote ka ng Diyos, pag pinatay ka talaga, oh, promotion yun. Matindihan nyo ba yun? Anong tawag nila dyan? Martyrdom. Kaya kayo martyr ngayon, niloloko-loko nila yan eh. Pero grabe honor yan. Amen? Pag pinatay ka sa pananampalataya, badge of honor yan. Kaya ngayon, ginagaya nila yan. Kaso ngayon, mga sundalo, di ba? Purple, ano man yun? Purple star. Purple heart of whatever. Wala nang magagawa doon. Eh, kung ligtas ka, amen. Lalo pag sinabi rin sa Hebrews din na tayo, na sasabing, better resurrection. Oh, ano yung sabihin nun? Eh, lahat naman tayo, mare-resurrect. Kaya kaso, hindi tayo pare-pareho ng rewards. Resurrection. Single S ba yun? Double R. Ayan, Hebrews pa rin, no? Hebrews 11, no? Ay, diba? Bakit yung mga martyrs sa Hebrews 11, diba? Yan sinabi dun, eh. We may reserve their dead raised to life again. And others were tortured, not accepting deliverance. Sino yun? Sino example na gano'n? Ay, alisin na kita dyan, parang hindi ka naman pahirapan. Si Paul, gano'n, di ba? Inaano siya na napakawala na kita dyan. Hindi, hindi. Sila ang mag-ano sa amin dito, magpakawala. Tapak eh.
So, ginawa daw nila yung para yung resurrection nila better. So, again, pag ikaw ay hindi na takot sa kamatayan, at siyempre, gawin mo rin yung kalooban ng Diyos para yun nga, kilalanin ka rin ng Panginoon. At kahit ang mga kapamamalampalataya, may inspire yan. Kahit pamapatay ka, uy, pinatay si Pastor. Bakit kaya? Wala lang. Hindi, may dahilan. Isa yung pinaglalaban niya pa lang ngayon, ang ano lang natin, ibablock sa Facebook, gano'n na lang. Medyo mababaw na, pero yung nakakasar din yan, di ba? Pero darating po yan pag talagang, again, kung pahintulutan ng Diyos. Amen? So, victory ba tayo? Amen! Palitan na nga kaya, victory. Maganda sana to eh, pero swallow up death. Yan, lamuha siya. Huwag ka nang takot sa kamatayan. Amen? Na-conquer na ng Panginoon niya. Tignan natin sa 1 Corinthians 15. Ang tayo magtatapos. 15:54. Basahin na lang natin to. Ayan, oh. So, ready, go. So, when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? So yung ligtas ka na, salamat. Ngayon, hindi pa rin tayo tapos yun. Kasi yung iba ay maligtas din. So again, magandang soul winning, naglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan pa rin ni Jesus Christ yun dapat. Para talagang victorious tayo. Amen? Kasi may mga paraan kasi na minsan sa sarili lang. Panalo ang Baptist kasi may Baptist Day. Sinong gumawa nun? Panginoon ba yun? Ganun ba pinapagawa sa atin? Okay, ganito gagawin nyo sa Bible. Ito ang sinabi ng Bible. Dapat mayroon kayong congressman. At ilatala yung Baptist Day. Hindi mo ba alam yun? Sinong gumawa? Yan ang victory. Dahil botohan. May boto kayo. Ano ba yun? Hindi. Soul winning na naman yan. Yan ang victory. Individual yan eh. Ngayon, kung tayo ay bigyan ng pag-aataw ng Panginoon na maging malakas ang mundo, kasi hindi mangyayari yan eh. Pero in a way, may lakas tayo, pero yung lakas ng Panginoon na nakikita natin. Ang ginagawa natin yung kalooban niya. Kahit na sa sanlibutan, mahina tayo. Amen? Pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita. I pray na nakuha namin ang mensahe. Maging matapang kami, Panginoon, dahil kayo po'y victory. Nasa sa inyo na ng katagumpayan. Pinangako nyo rin yan. Isang araw, darating kayo muli. Panginoong Jesus ay maghahari dito, Lord, 1,000 years. And then, not only that, Panginoon, bago yun ay gagapin nyo mga kalaban. At kami po naman ay iluluklok nyo rin sa inyong mga luklukan, Lord, ng posisyon, Panginoon. Nadasa namin niya kung paano papatuparin yung salita sa mundo ito later sa New Heaven and New Earth, Panginoon. Lalo na makikita namin yung tagumpay. Kaya mapupuri sa lahat, magiging totoo lahat sa inyo, Lord. But even in our days, ngayon, Panginoon, aming buhay ngayon, makita namin yan. Makita namin sa spiritual eyes, Panginoon, yung future. Na kayo naman na actually naghahari, kayo matagumpay. Unti-unti lang pinaparamdam niyo, Panginoon. Even napakaraming wickedness sa labas. Even lalo na mga maggawain ng kalaban, Panginoon, hawak nila yung media, hawak nila yung ano man niya, mataas na posisyon. Pinapakita niya sa akin, Panginoon, paano kayo still matagumpay. At even yung mga nabanggit din, yung mga malalaking religion, Panginoon, talo pala yan. Hindi yan ang kaparaanan. Manatili kami magtapat sa inyo, Panginoon. Nakita namin, magiging po kami rewards dito sa mga ligtas na. Sa mga hindi pa, Panginoon, sila yung maligtas. At gamitin niyo po ang inyong lingkod, ang mga lingkod niyo, Panginoon. Bawat isa, nanggambal sa mga kaluluwa, Panginoon, patalinuhin niyo kami. Kaya nabanggit, Panginoon, yung mga kapataanan, Panginoon, i-develop pa namin yan para sa maraming maligtas. Palayan niyo mga anak ni Panginoon at kayo pa magagabay another week.
magpalay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.